natin batay sa ating populasyon. Nagkakaroon tayo ng problema sa produksyon ng pagkain. So, kaya sa EPP subject natin, itinuturo ang iba't ibang pamamaraan sa pagtatanim. Para sa ganun ay matugunan natin ang ating problema sa pagkain. Batay sa ating pinag-aralan, meron tayong iba't ibang pananaw, diba? Meron tayong iba't ibang opinion kung ano talagang pamamaraan ang ating gagamitin. Right? Okay. Sa oras na ito, ating gagawin ang isang debate. Okay. Ang isang debate para paninindigan natin ang ating mga paniniwala kung ano talaga ang ating gagamitin na paraan. Okay. Ang ating debate ngayon ay tungkol sa pagtatanim. Alin ang dapat gamitin na pataba ng halaman at pamugsa ng peste? Ito ba ay kimikal or natural? Okay. Handa na ba tayong lahat? Oo! Bago ang lahat, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating mga matatalino kurado. Si Teacher Ellen Saborno, ang chairperson ng gulayan ng paaralan. Teacher Millet, isang EPP teacher na grade 5. At si Teacher Mercy Durango, maliban sa pagiging isang guro, ay may sariling karanasan sa pagtatanim ng iba't ibang gamit ng iba't ibang pamamaraan. O tatawagin natin ang ating tagapagsalita. Sa ating butihing guro, Teacher Christie, sa mga hurado, sina Teacher Ellen, Teacher Millet, at Teacher Mercy. Sa ating mga kamag-aral, sa ating lahat, magandang umaga po. Ngayon ay matutunghayan natin ang dalawang matatalinong grupo sa kani-kanilang panindigan sa paggamit ng patabang kimikal o natural. Ang grupo ng kimikal ay pinamunuan ni Gida Bicoso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Gida Bicoso, Sara Jane Villanueva, Jessel Cervano, Diljan Fuentes, Kevin Esperanza, Nikki Luha, at kami po ang grupong kimikal. Palakpakan po natin sila. Ang grupo naman ng natural ay pinamunuan ni Joyce M. Villarreal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joyce M. Villarreal at ito po ang aking mga kasama, si Aldrich Martinez, si Valerie Marcomos, si Jan Mar Esperanza, si Anne-Marie Abela, at si Michelle S. Araneta. Kami po ang grupo ng natural. Maraming salamat po. Masigabong palakpakan po. Pagkikan po natin ng mabuti at tunghayan natin ang kani-kanilang opinyon. Ang mabuting resulta ng hindi paggamit ng kimikal na pataba at umuksa ng peste ay iwas sa pagkasisira ng paligiran, nakakatipid ng pera at iwas cash cost. Kung natural na pataba, mas nadami ang bunga nito. Maganda ang pagtaba ng lupa gamit ang natural na pataba. Ang Pilipinas ay binayayaan ng maraming likas na yaman sa para maaaring tumulong sa produksyon ng pagsasaka na hindi nabigyan tulad ng damong dagat na mataas sa micronutrients. Ang mga katutubong halaman na may taglay na bihira kontresisyon ng elemento na pangontra sakit at peste ng halaman. Kimikal ang gamitin natin dahil madaling gamitin at hindi nakakasaya ng oras, panahon at hindi nakapagod gamitin. At kung gagamit ka ng kimikal, ay aali ka ng mas madaling panahon. Ang pamatipis at ang genetically modified na para masigurado ang pagbunga base sa pangalan ng mga tao. Ang dalawang genetically modified na nakamatayan kasi maaaring binugamit ang halamang sinabi.
ang mabuting resulta ng hindi paggamit ng kemikal na pataba at pamuksa ng peste ay iwas sa pagkasira ng kalusugan, mas maraming makonsustansya kapag gumamit ka ng natural na pataba at ligtas gamitin ito. Maganda ang tanim kung natural na pataba ang gamit ng tao. At maaaring maging libangan ang paggamit ng natural na pataba kahit na matagal. Maliban sa mga likas na yaman sa paligid, mahalaga rin ang iba pang bagay tulad ng itinuturing na nabubulok na basura sa mga tahanan, pamilihang bayan, alaga ng hayupan at iba pang pagawaan. Ito ay likas yaman na maaaring magamit para sa ikaunlad ng ating agrikultura. Sa halip na maging sanhi ito ng pagkasira ng kalusugan, maaari itong iproseso para gawing pataba pabalik sa lupa. Kimikal ang gamitin natin dahil mabuting resulta at madaling tutubo ang mga kanin. At madaling puksa ang mga peste at iba pa na kumakapit sa pananim at madaling tutubo ang lupa. Kaya mas madaling gamitin ang kimikal at ang mga pamatay peste ay dinisenyo upang pumatay ng insekto, halamang singaw at ang iba pang peste na kumakain ng halaman at sumisira ng ari-arian. Masamang resulta ng paggamit ng kemikal na pataba at ang salang peste ay nagkasama sa karami at nagkasira sa kapaligiran. Maaaring mapeligro yung buhay kapag hindi maayos maggamit ng kemikal at maaaring gamitin ito bilang likido ng paggawa ng panganib sa tao at sa kapaligiran. Ang pag-ataking kemikal ay maaaring dumating na walang babala at makakapatay pa sa hayop ang kemikal. Hindi mabuti gamitin ang natural na pataba dahil matagal ang proseso at kailangan pa ng composting para sa maglimbak ng mga dahon kailangan sa pataba. Ang resulta ng paggamit ng kemikal na pataba at umasya ng pistil ay kunti lang sa sinyang mukuha mo at nagkasayang ng pera. At kahit madaling gamitin, madali ka rin magkasakit. Ang chemical agent ay may nakakalasang singaw, aerosol, likida at solid na may kakalasang epekto ng tao, hayop o halaman. At nagbibigay din ito ng pollution ng hangin. Hindi mabuti gamitin ang natural na pataba dahil nakakasaya sa oras at panahon at nagkakapagod pa ito sa ating katawan at matagal ang pagpapalata sa mga dahong ginagamit sa pag-iimbak para sa natural na pataba. Ang paggamit ng natural na pataba kahit matagal pero matipid naman, gumawa ng dahon na hiwa-hiwain, ibilad sa inip at ipalanta ng 2 linggo at ipakain ng bulate at kunin ang dumi ng bulate at ilagay sa tanimal. Ang mga pamaraan ng natural na magsusuka, kabilang dito ng paggamit ng compost, vermiculture, natural farming, technology at iba pa pinaulad ayon sa karanasan ng magsusuka. Ang paggamit ng chemical ay pinapatay nito ang mga peste na dumidikit sa mga pananim at inalis nito ang mga bakterya sa pamamagitan ng pag-spray at sa paggamit ng chemical. Madali lang naman gamitin ang natural na pataba, mamumulot lang sa tabi-tabi, maganap sa compost pit, hindi gamit ang pera para iwas gastos. Pwede ka rin naman mag-compost, halip na kung ang basura ay tatapon, pwede na lang ito i-compost para hindi makasira ng polusyon ng hangin. Kung ang kemikal ay bibilhin, ang natural ay hinahanap lang kahit na nakakapagod, nakakapagod rin naman maganap ng pera, kaya natural kami. Makukuha ang kemikal sa tindahan at madali itong gamitin at makuha na walang labis, walang kilang. Sa puntong ito, bigyan natin ng pagkakataon ang bawat grupo na tanungin ang ating gamit. Bakit kemikal ang gamit ninyo kung meron namang natural? Dahil ang kemikal ay madaling gamitin at hindi nakaka-extend ang oras, panahon, at madaling tutubo ang pananim at madaling mapuksa ang mga peste at iba pa na kumakapit dito. Kung sakali maubos ang natural na ginagamit ninyo, saan kayo kukuha? Hindi naubos ang natural na pataba dahil kung ano ang tinatako ninyo, maaari na may i-compost upang iwas kami sa gastos. Oo nga, ang kemikal ay madaling gamitin. Ngunit paano kayo siguro naligtas ito gamitin? Nakakasiguro kami na ligtas at malusog ang mga kemikal dahil ginagamit ito ng magsasaka at pinag-aralan din ito ng mga scientifico. Sabi niyo, ang natural ay maganda gamitin. Paano kayo magsasiguro na ito ay walang masamang epekto sa pananim?
Dahil simula na nagamit namin ito, nasiguro talaga namin na wala talagang masamang epekto ito sa panganib. Dahil ito'y galing sa kapaligiran, galing sa kalikasan. Ngayon naman ay pasigyan natin ang ating mga kandado. Batay sa sinasabi sa dalawang grupo tungkol sa kimikal at natural, napakinggan ko na mas mabuti rin ang gumagamit ng kimikal kaysa natural. O sa unang bahin, ang kimikal madali lang. Madali ang paggamit, tapos sagana ang kita o kumita ka ng marami. Matanggal, madaling matanggal ang mga piste kung sakali dito sa kimikal. Sa natural naman, marami naman ang sustansya na makukuha natin sa mga sa tanim dahil natural ang ginagamit. Hindi ito nagbigay ng sakit sa atin. Maliban sa hayop, pati rin tayo mga tao. Ayon sa aking napakinggan na palitan ng ideya sa pagitan ng natural at kimikal na pataba sa paggamit ng pagtatanim, merong mga kagandahan na idudulot sa kimikal, meron din sa natural. Palagay natin sa kimikal, ayon sa kimikal, ito hindi aksaya sa oras, madaling gamitin. Ngunit meron din siyang mga kasamaan na idudulot. Halimbawa, ito'y peligro sa buhay natin, lalo na sa gumagamit ng mga kimikal sa pagtatanim. Ito'y mapanganib sa ating kapaligiran. Sa punto naman ng mga natural, ito daw ay maaaring gamitin, lalo na yung mga damong dagat na nagpo-produce ng micronutrients at ito'y iwas sa pagkasira ng kalusugan. Maganda ang bunga o maganda ang aning ibinibigay kapag ang natural na pataba ang ating gagamitin. Dahil mas madali din itong makuha, hindi na kailangan gumamit pa ng pera. Dahil sa paligid lang, meron ka nang makukuha ng mga maaaring gawing pataba. Katulad ng mga nabubulok na basura, ito ay matipid sa oras at hindi natin sabihin na madaling gamitin, ngunit mas mabuting gamitin. Iwas sa pagkasira sa kalikasan at sa kalusugan ng mga tao. Kaya mas mainam pa rin na natural na pataba ang gamitin upang hindi masira ang ating kalikasan at hindi makapagbigay ng mga sakit, lalo na sa mga direktang gumagamit sa pag-a-apply ng mga pataba. Magandang umaga sa ating lahat. Batay sa mga puro-puro na inyong sinasabi ngayong umaga tungkol sa paggamit ng pataba, kung alin ang patabang gamitin, ang chemical ba o ang natural. So sa aking napakinggan, mas pabor ako sa nagamitin ang natural na pataba sa pagpapadami ng produksyon sa pagtatanim. Batay sa inyong sinasabi, yung natural na grupo, mas mainam gamitin ang natural na pamamaraan kaysa kimikal na pamamaraan. Dahil ang natural na pamamaraan ay higtas ito gamitin. Walang epekto na ibibigay sa ating mga tao, sa mga magsasaka. Sa kimikal naman, may epekto ito mabibigay sa kalusugan ng mga magsasaka. At ang natural na pataba, kung ito ay gagamitin, nagbibigay ito ng masaganang ani. Kahit ito ay sinasabi sa chemical na grupo na matagal itong gamitin o i-produce kumpara sa chemical na madali lang gamitin dahil mabibili lang sa tindahan. Pero mas mainam pa rin gamitin ang natural. Ito ay ligtas sa mga magsasaka at ligtas din o nagbibigay din ng kaligtasan sa ating kapaligiran. Hindi masisira ang ating kapaligiran dahil wala ito masamang epekto sa mga halaman at sa mga tao. Kung ikumpara natin sa kimikal na sa panahon ngayon, ang kimikal na sa taba ay meron ng matataas na kimikal na ginagamit. Kaya ito ay nagbibigay ng mga sakit sa mga magsasaka o nagbibigay din ito ng masamang epekto sa pagkain na kinakain natin araw-araw, halimbawa yung mga cancer. So,
ang kemikal na pataba ay nagbibigay ng masamang epekto sa ating pagkain. Okay, napakinggan na natin ang mga pasya at mga opinion din ng ating mga matatalim mong murado. Okay, ako po yan, sa panahon ito, meron na tayong mga pagbabago sa ating kalikasan. Okay, ano ang mga pagbabago nito? Ang mga iba't ibang pangyayari sa ating kalikasan, mga kahindik-hindik na nangyari tulad ng pag-iba-iba ng klima, di ba? Kaya mga landslide, mga iba't ibang epekto. At dahil ang kadahilanan niyan ay dahil sa paggamit ng mga hindi natural na bagay, mga kemikal. So, mainam lang gumamit ng natural kaysa kemikal para naman sa ating kalikasan. So, sana sa hapong ito, sa umaga ito, meron tayong natutunan mga leksyon. Okay, meron ba kayong natutunan? Meron! Okay, ba talaga ang gagamitin ninyo? O natural? Natural! Oh, natural na! Sabi ninyo kanina, kemikal ang inyong gagamitin ngayon. Na iba naman ang inyo, ha? Ang inyong opinion. Base sa... Bakit na iba ang opinion mo, Jeda? Dahil sa sinasabi ng mga kurado, kaya na iba ang aking opinion. Very good! Dahil sa sinasabi ng mga kurado. So, meron tayong pinagbabatayan ng ating mga opinion. Di ba? Nagkaiba ay nag-research? Opo! Okay, matinam. So, sa inyong lahat, congratulations at maraming salamat po. Palakpakan natin ang